Yun, what's up mga pare ko? Kumusta kayong lahat? Ikalimang linggo ng Enhanced Community Quarantine. So, di pa rin tayo makapag-ride. Wala pa rin gala. Ang tangi lang natin na gagawa ngayon ay mamalengke. So, ngayon nga pala, magkakabit ako ng Osram T19 LED dito kay Bizarim ko. Kasi wala na talaga tong ilaw buhat nung tinamba ko to dito sa bahay. Tsaka kinonvert ko kasi to sa LED H4 na bulb dito sa video na to. Yan. Kasi kinonvert ko lang siya kasi meron kami natabing LED na ilaw na galing sa sasakyan. Sinubukan ko ikabit dito. So yun, naging maganda naman yung resulta. Maganda yung ilaw niya, problema. Pinamigay ko na yung H4 na LED na galing sa sasakyan. Siyempre, may nangailangan eh. Kaya binigay ko na lang. Kaya tinanggalan ko na lang. So buhat noon, hindi ko pa ito napapalitan ng bulb o kahit anong ilaw. So ito, bumili na rin ako ng T19 socket connector para dito. Kasi nga pinalitan ko na ito ng H4. So yun, yun na lang ang gagawin natin ngayon. At yun mga pare ko, tanggalin ko lang tong bolt dito sa headlight. Dalawa. Pansin nyo naman kay Bitoy, sobrang alikabok na. Nai-vlog ko siya nung nakaraan, kaso hindi na siya nasundan. Nalinis ko lang siya, pero hindi ko na natuloy yung bala ko dito kasi nga, siyempre nag-lockdown na. So ayun mga pare ko, mapapansin nyo. Halatang halata namang napakatagal nyo nang walang ilaw. Yan. So wala na siya nakakabit kasi nga yung dati nakakabit dito yung H4 ko. Tsaka wala na rin siyang connector kasi sinama ko na siya sa pagtanggal nung binigay ko yung H4 na LED ko. Ayan. So ayan yung kakabitan natin. Kaya bumili na rin ako nitong T19 connector. So yun nga, converted na yung wirings nito. So kung i-stock yung motor nyo, kailangan nyo palang i-battery operated kasi masisira siya pagka motor drive pa rin yung connection ng ilaw nyo or yung EC. Kailangan yung DC current para okay na. So ito kasi naka DC na to, kaya ikakabit ko na lang itong connector. So mangyayari ngayon, nahanapin ko na lang yung high and low dito kasi di ko na alam sa sobrang tagal. Ayan, puputulin ko na lang tong T19 connector. Hindi ko na alam kung saan dito yung kuwan eh. So yun pala, papalitan ko rin pala ng rubber boots to. Ilalagay ko yung dati nakakabit ditong rubber boots. Papalitan natin. Kasi mapapasukan ng tubig to pagka walang rubber boots. So sayang lang din. Yan. Ito na yung rubber boots natin. Yan. Buti naman na itabi ko pa itong rubber boots niya. Tsaka ito na yung fairings. Yan. Ikakabit natin siya mamaya. After kung kabit tong ilaw, so lilinisin natin siya. Then yun. Okay. Kabit lang natin tong connection ng ilaw para may ilaw naman siya. Kasi plan ko to siyang gamitin pamalengke. Siyempre maga lang din naman tayo pwede mamalengke. Okay lang yun, at least may ilaw na agad ako, may nakaabang na. So green yung black. Okay, so itatry naman muna natin siya before natin siyang i-fix. Okay, tap lang muna. Grabe yung alikabok niya. Iba talaga ang motor pag nakatambak lang. So ito yung Osram natin, yung T19. Ito lang din yung ilaw na kinabit ko kay Bitoy. So okay yung performance ito, maganda. Kaya naisip ko ito na lang din ang ikabit ko.
Then, kakabit ko lang muna to. Madali lang naman siyang ikabit eh. So yun, ibalik natin tong rubber boots. Yan. Pang wave yata tong rubber boots na to eh. Try lang muna natin siya. So on ko. May battery naman na tong motor ko eh, kasi kinabit ko na. So may starter na rin siya. So start natin. Okay. So ilaw lang naman gagalawin natin ngayon. Okay. Yun, nakita na natin. Yun, umilaw na rin siya. Okay. Kasi tatlo lang naman yung wire dito, kaya madali lang hanapin. So, yun, electrical tape ko lang to. Saka yun, ikakabit ko na yung fairings. Okay. Ulit, dun sa mga hindi battery operated na headlight, kailangan muna natin i-battery operated para gumana to. Gagana naman siya sa motor drive, ang problema, madali niyang sisirain kasi hindi stable ang current nun. The more na pumipiga tayo ng selenyador, mas tumataas yung voltage nun. Nagustuhan ko kasi yung Osram. Simula nung kinabit ko sa Honda Beat FI ko. Kaya ito na rin ang kinabit ko dito. Maganda yung liwanag niya. Buong buo. Okay. Nailaw na tayo. So, tornilyohan lang natin. Okay. Yan na. So yun, tignan nyo. I-on natin. So off ko muna yung ilaw. On natin siya. So wala pang ilaw kasi in-off ko pa dun sa switch. So ito kasi yung switch ko. Yan. On ko ngayon. Yan, nakasusi na siya. On ko. Ayun. Ilaw na. Okay, off. So, yun, mga bro. Tapos na yung pagkakabit kay bulok ng Osram. Ngayon naman, ikakabit ko yung fairings tapos lilinisan lang natin siya. Okay. So ayan mga pare ko, maraming salamat sa panonood at yun, ingat-ingat na lang tayo. Stay at home at yun, ito na si Bitoy, okay na, may ilaw na siya.
Ulit mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Ingat-ingat. Bye-bye.